So, ang pag-aaralan natin ngayon ay pivot table. So, ano ba itong pivot table? Actually, ang pivot table ay ginagamit sa reporting sa mga companies. So, usually, mayroon kang ganitong table, which is yung raw data na tinatawag natin. So, mag-insert tayo ngayon ng pivot table. So, simulan na natin. So, first is i-highlight natin. I-highlight natin lahat ng mga data na kailangan natin. So, hanggang lang dun sa... So, ito na yung mga kailangan nating data. Then, punta tayo sa insert. Andito yung pivot table. So, dito sa pivot table, mayroon tayong option na new worksheet or existing worksheet. So, usually, by default, ginagamit natin yung new worksheet para mas malinis. Kasi pag dito sa existing, ayaw naman natin na dito natin siya gawin. So, dito tayo sa new worksheet. So, pag-click natin doon, left click lagi. So, pag-click natin, magpapakita yung pivot table field. So, meron tayo dito sa baba, yung filters, yung columns, yung rows, tsaka yung values. Halimbawa, yung boss mo gusto niya makita yung per branch. Tapos, lahat nung month, halimbawa lang. So, i-click natin dito. Sabi niya, gusto ko dun sa column na yon yung per month. Yung grand total. So, dito, pag sinabi niya gusto niya yung sum, so ang ilalagay natin dito, sum of the value. So, meron kasing option dito. Si Excel, binibigyan niya tayo ng default or preferred na na value. Pero, nakadepende kung anong kailangan ng boss nyo. So, nagawin natin dito, dito sa arrow, kiklik lang natin. Then, meron dito tayong tinatawag na value field setting. So, dun sa value field setting, pwede tayong mag-select dun kung anong gusto natin. Kung ika-count ba natin yon or isa-sum, or i-average. So, alimbawa, gusto natin i-count kung ilan yon. So, ganito yung kalalabasan niya. So, ganyan si January. Kasi 6 items lang yon. Alimbawa, punta tayo ng Bloom and Treat. So, dun sa Bloom and Treat branch. So, ito yung kinakount niya. Yung 6. So, ganun lang yon. So, punta tayo. Ibalik natin siya sa sum. So, dito pwede kayong mag-explore. Depende kung anong gusto niya. So, andito yung minimum or maximum sales or ano. So, yan lahat. Okay? So, sum tayo kasi yun yung pinaka-report niya dito. Pinaka-relevant na report. So, ganito. So, pwede natin siyang i-format. So, ano tong filters? So, halimbawa, yung filters kasi, gusto ng boss mo na dun sa Ilocos region lang muna or sa Manila. So, ilalagay natin yung location kasi yung location, ano ba yung nakalagay dito sa location? Dito kasi sa location, makikita natin Batangas, Laguna, so different branches. So, halimbawa, gusto niya location na nasa Manila lang ang report niya, so ilalagay natin siya dito sa filters. I-drag down lang natin siya. So, makikita na natin dito sa location, naka-all siya, sana all. Pero, Manila lang yung hinahanap natin. So, pag ganyan, i-click mo dito, then yan click mo doon sa all, kasi gusto mo lang Manila, so i-click mo lang siya, then click OK. So, ito lang yung branches ng Manila at ito lang yung sales niya. So, kung makikita nyo, yung grand total niya, para lang sa Manila. Kasi ang pinaka grand total natin dito is, magkano? 1.7. So, dito, pinapakita lang niya is, magkano to? Ay, 1.7, sorry. Kailan ba to?
pinaka grand total natin is 176. So, itong grand total na to pertaining to Manila lang. So, halimbawa, gusto natin ng multiple. So, pwede natin ilagay Laguna. So, ito din yung nakalagay na rin dito. So, mag-iiba din yung grand total niya. So, ganun ka-useful yung pivot table. So, halimbawa, ilagay natin lahat ng locations. At ayaw natin na may filter. So, ayaw natin na nandito yung filter. Gusto din natin nasa kabilang side din siya. So, ang gagawin natin, right click natin dito, dapat nagra-right click ka lang dun sa area ng pivot table para mag yung pivot table function mag-go siya. So, halimbawa, dito ako mag-right click. Ito lang yung ano niya. So, walang pivot function dito. Pero pag dito ako sa loob, anywhere, so meron ako dito, may pivot option. So, ilalagay ko yung show field. So, dito sa show field, ayoko na sa filter. So, gusto ko na siya sa row, yung location. Tignan natin kung ano mangyayari. So, ganyan. Ganyan sa mangyayari. So, parang ang gulo. So, ang ginagawa ko dito, pinaformat ko yung pivot table. So, i-right click lang natin. Then, meron tayong dito pivot table options. And then, punta tayo sa display. Inaayos lang natin yung display. Then, classic. Then, ganito yung mangyayari. So, drag lang natin. Pwede natin siyang palitin na ganyan. So, halimbawa dito, sa location, pwede natin si pivot, ay si Excel, nagbibigay siya sa atin ng default total. So, pwede ba natin siyang i-delete? Tanggalin? All at once? Yes. So, anong gagawin natin? So, kung saan yung total, doon natin siya i-right click. So, kahit dito, pwede. So, right click natin doon sa total. Then, alagay natin, i-unclick lang natin yung subtotal location. Ayan, wala na siyang subtotal. Tapos, kung halimbawa, gusto din niya yung items or item code. So, pwede din natin siyang ganyan. So, silipa, ito yung kanyang ano. So, meron ulit din total dito. So, pwede ba natin delete din to kung ayaw natin? Yes, pwede natin i-delete. Pwede natin siyang ibalik. So, ganun lang. Right click. Unclick mo lang yung subtotal na option. Or, kung gusto mo ulit ibalik, ganun din. Right click and then click mo lang din. So, ganun lang siya. So, anong gusto ng amo nyo? Halimbawa, gusto lang niya inasal lang. See, anong bang yung gusto niya? Mang inasal. So, pwede natin i-drag down dito kung anong gusto niyang pagkasunod-sunod ng report mo. Pwede natin i-rearrange sa rows. So, pwede natin i-click na ganyan. So, ang first row natin ay mga items na. So, sa chicken inasal, makikita natin dito, mapapag-compare natin kung ano yung location na pinakamataas. O, dito, si San Pedro. So, yung sa formatting ng cell, next lesson na lang yan. So, ganun yung ano. So, pwede tayong mag-rearrange dito. Depende sa kailangan natin. So, kung ayaw natin yung itsura niya na ganyan, pwede nating i-unclick yung subtotal items. Then, makukuha na natin yung gusto natin. So, yan. So, paano naman? So, dito, close muna natin to. So, dito, nagbigay siya ng subtotal. So, halimbawa, gusto mo na na ganito yung itsura niya. Or dito tayo mag-ano, sa location tayo mag subtotal, tanggalin natin to. So, dito. Ang gagawin natin, yan. Paano ko ginawa yun? Kikiklik mo lang siya dito. Then, itatapat mo siya, tapos antayin mo siya mag-arrow ng ganito. Then, left click. Pag ni-left click mo siya, yung mouse mo, ma-highlight na lahat ng may total. Okay? So, doon sa total, pwede ka na mag-format. So, halimbawa, gusto mo ng blue or dark blue.
dark blue. Tapos gusto mo din siyang evolved. Tapos gusto mo din siyang underline. Ano ba yung underline natin? Oh, ganyan. So, napoformat natin siya all at once. So, next is, paano naman pag, halimbawa, bigla silang nag-insert dito. Nag-insert dito ng another branch. So, nag-insert sila, Quezon City, tapos nag-insert sila ng branch, Commonwealth. Tapos, same pa rin yung, ano natin, halimbawa, kopyahin na lang natin. So, dito, pag titignan mo, kulang na yung report mo kasi walang Commonwealth dito. So, paano ba gagawin natin? Back to zero ba tayo? Hindi. So, ang gagawin natin, pupunta lang tayo dito sa area na to. I-click lang natin. Mag-click lang tayo ng any cell sa area, sa inside ng pivot table territory. So, ilalagay natin, i-click natin doon sa analyze. So, bakit kailangan natin na dapat nasa loob ng area yung pagka-click or active cell natin? Kasi pag outside ng pivot area, yung cell natin, yung active cell natin, wala yung analyze. Okay? So, pakitandaan yun. So, dapat nasa loob ka ng pivot table lagi pag nag-work ka ng pivot table. So, yung active cell mo, para magpakita yung analyze, doon sa analyze, kiklik mo yung change data source. So, click, left click. So, makikita mo dito, hanggang 81 lang siya. So, pwede natin double click dito. Then, backspace hanggang saan ba siya? 87. So, pwede natin ilagay 87. So, okay natin. Then, dito makikita na natin, andito na yung Quezon City. Okay. So, paano naman pag nag-delete? Pag nag-delete ba, halimbawa, din-delete ko tong Quezon City, yung bang pivot table, automatic ba? Hindi. Hindi siya automatic. Kailangan mo siyang i-refresh. So, paano ba i-refresh? So, any active cell na naman sa inside ng pivot table, then right-click, then pwede mo siya dito refresh. So, doon sa refresh mo, nagiging blank la lang siya kasi hanggang 87 yung ating source, diba? So, pwede nating tanggalin ulit. Punta ulit tayo sa analyze. And then, change data source. And then, pwede lang natin ilagay. So, sabi niya blank kasi hanggang 87 pa. So, blank lahat yung information. So, 1. So, ganyan. So, okay na. Wala na yung Quezon City. So, next, what if, okay, so, ito yung mga, okay na tayo sa pivot table. So, pwede nyong i-explore yung mga bagay na gusto nyo sa pivot table. Then, if you have questions or queries na may na-encounter kayong error, then pwede nyo kaming i-comment down below. Napakadali nung pivot table natin na napaka-useful niya sa mga urgent report ng kinakailangan ng mga boss natin. So, kung may questions kayo regarding or meron kayong mga gusto pang malaman sa pivot table na hindi namin na-discuss, pwede niyong i-comment dito and then we will answer that sa next video namin. Bye-bye!